Ayun at marami tayong re-repairing grinder. Mga guys. Ang ating re-repairing ngayong grinder guys is DCE. Isa itong original brand DCE. So ang problema nito is bearing. Umaandar ito pero hindi kaya-aya yung tunog. So napilitan tayong baklasin ito upang bilhan natin ng bearing. At nabilhan ko na nga ito ng bearing doon sa Quiapo dahil alam ko naman ang size ng bearing nito. So binilhan ko na to and then ikakabit ko na lang. So kung paano magkabit guys at magtanggal ng bearing nito is panoorin nyo. May kaibahan kasi ito sa mga local brand. Mas madali yung mga local brand. Itong mga ganitong original is medyo may kahirapan. Pasikipan kasi ito. Tulad nyan, ituturo ko sa inyo guys sa susunod kong video kung paano magbaklas ng mga bearing dyan sa may uluhan na yan. So sa ngayon, ang ating palitan ng bearing, itong kanyang armature, likod at saka harap. So okay, baklasin muna natin itong kanyang cover para mag-check natin. Wala namang problema ang grinder na ito guys. So ito ang kagandahan kasi sa mga grinder ng katulad nito, no? Kahit gaano nakatagal eh, nagtatagal talaga siya dahil original yung kanyang ano. So mas original, mas maganda. So yun na lang ang kadalasang palitin, bearing, katagalan, mawawala sa ano. So tanggalin muna natin itong kanyang carbon para matanggal natin yung kanyang bearing sa loob. Ang size nga pala ng bearing nito guys sa likuran is 607 DCE brand. Ayan, tatanggalin na natin yung ano, sungkit-sungkitin lang natin yung kanyang carbon. So ang kanyang carbon nito is okay pa. Matagal pang maubos yan. Dahil yan ay original na carbon. Ay matagal talaga. Kung mag-ayos kayo ng grinder guys, kapag original yung ayusin ninyo, dapat original din yung ipapalit ninyo. Para hindi iwas ano, iwas aberya. Lalo na sa carbon. Ang carbon kasi kapag hindi mo napapansin, pag naubos yan, ay nakakasira yan ng armature. So pag ang armature nang nasisira nito, ay medyo may kamahalan ang armature nito. Ang armature nito is nasa mga 1.5 yata, 1.6. Siya nga pala, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please like and subscribe sa ating mga walang kakwinta-kwinta mga video. Sumalay nyo. Sa video ng ito ay makakuha kayo ng mga makabuluhang bagay. So keep on watching lang guys para malay nyo kung mayroon kayong mga kahalintulad nito. Magkaka-idea kayo kung paano. Yan. Kung napapansin guys, oh, maluwag na. Oh. O kaya siya maingay, parang pag hinawakan mo nagbabibrate. Sa sobrang luwag na ng kanyang bearing. So medyo matagal na ang grinder na ito. So baklasin natin gamit ang ating puller or bearing, anong tawag dyan? Puller o bearing remover. So ang bearing remover guys is nabibili yan kahit saan. Pwede rin sa Shopee, Lazada. Mayroon din sa mga automotive parts, no? Mayroon yan. Hardware, mayroon yan. Para mas mapadali yung inyong pagtatanggal. So ayan, natanggal na natin yung kanyang likuran. At grabe ang alog nito. Ito yung 602. Oh, 608 na klase ng bearing. Itong tinanggal natin una. So kung kayo mag-ayos ng ganitong klaseng grinder, DCE. DCE brand. 100B. So ito yung kanyang ano, size ng kanyang bearing. Uh, 607. So ikakabit na natin, ipalit natin itong bago.
Dahan-dahan lang sa pagkabit ito na hindi masira. Kasi mahirap na ako masira eh. Mahal pa naman ang mga bearing na ito. Ayan. Kung pukpukin nyo, maglagay kayo ng support. At lagyan mo natin ng grasa. Yung grasa natin paubos na. Mayroon pa tayong bago guys. Ayan o. 607 bearing for Osmo 5 100B grinder. DCA brand yan guys. Isang brand na medyo mamahalin din. Hindi siya ganun kamahal pero nasa mga ano siya, top of the line. Ayan, kinabit na natin at babaklasin na natin itong kanyang pangalawang bearing. Itong kanyang pangalawang bearing guys, ang size nito is 608. Ayan, 608 yan, DCE bearing, DCE for Osmo 5 100B na brand. DCE pa rin. So ganyan yung kanyang size ng kanyang bearing. Kung kayo eh, may ganong klaseng grinder na pakiramdam nyo eh nagbabibrate na at hindi na magandang tunog, so bumili na lang kayo guys ng ganong klaseng bearing. Huwag nyo munang baklasin kasi yun ang size nyan. Isang 607 at isang 608. So ayan na, kinapit na natin. And then tsaga-tsaga lang guys ang pag-ayos ng mga ganito kasi may mga komplikado talaga to na pagtanggal. So sa susunod ipakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong kanyang mga gear kasi may mga DCA pa tayong iba na hindi pa na repair. So ito, ikabit na natin guys yung kanyang box gear. So siyempre ikot-ikotin na natin, hanapin natin yung kanyang ano, kung pinaka-relax, no? Pag alam natin na medyo mahigpit, check muna natin, baka hindi tumutugma. At sa tingin ko is okay na, malambot na. So higpitan na natin to. Balik natin yung kanyang carbon. And then check it out. Ikot-ikotin muna para maka-plat agad yung kanyang carbon. So kunting punas lang. And then i-test natin kung okay na siya. Okay. So check muna natin. Ayan na. Kung inyo napakinggan guys, ang maganda na yung kanyang tunog, ano? So medyo wala na yung vibrate niya. At ganun lang kadali magpalit ng ano, bearing. Sa susunod, tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin itong kanyang mga gear. Once again, please like and subscribe Beams Channel TV. Bye-bye!